Barakit. Ayan, for today's video, muli na naman po tayong barakit. At ang ating ititinda ngayon ay sibuyas at bawang na naman, mga karakit. At ayan nga, meron tayong unang customer natin sa ating paglako. At ito po yung isa sa mga discarding ginagawa natin, ang maglako. Dahil ito lang yung pinakamabilis na paraan para mabilis tayong makaubos. At ayan nga, meron tayong unang customer si ate, pero ang kanyang target talaga ay bawang. Kaya kaunti na nga yung ating dalang bawang, kaya sabi ko nga sa kanya, ubusin na niya, ukunin niya na lahat para wala nang ano, wala na akong bawang na tinda, sibuyas na lang. At yun nga, pinakilo nga niya sa akin lahat kung magkano ang halaga ng natitirang bawang natin. At yun nga, at sa hindi nga inaasahang pangyayari, ay gusto rin pala niyang itry yung kanyang timbangan kung tama dun sa timbangan ko. Ayan, tinimbang din niya rin sa kanyang maliit na timbangan, at per gram nga lang yung kanyang timbangan, kaya walang ano, walang presyo kung magkano. Kaya nagkukumpit pa, naghahanap pa si ate ng ano, naghahanap pa si ate ng calculator at kukumpit niya yung per gram sa kilo kung magkano yung halaga. Kaya ayan, nagkumpit-kumpit pa nga dyan si ate. At sabi nga niya sa akin ay tama naman yung ano, yung sakto naman yung timbang ko doon sa timbangan niya. Kaya nakangiti nga si ate dyan, mga karakit. At saka ayan nga, nagsabi niya yung kanyang itlog na pula daw ay titimbangin din niya, gawa ng para alam din niya. Kasi nga, masaya nga si ate dahil yung sa totoo lang ay mas sobra na yung ibinigay ko sa kanya, kaya may tawad na yon at binayaran na niya ako. At ayun nga, alis na rin tayo dyan at maghahanap na naman tayo ng ibang customer. Siyempre, nagpasalamat tayo dyan kay ate. Yan yung mga discarding ginagawa natin, mga karakit. At diretso na nga tayo dyan at meron na naman tayong susunod na tindahan ang ating pagbibentahan. At medyo malayo-layo nga lang yung ating pinagtitindahan ngayon kasi marami na tayong kompetensya. Marami na ang nagtitinda din na pwedeng mas mababa yung presyo nila sa presyo natin at pwede rin namang mas mataas. At yan po, meron na naman tayong pangalawang suki dyan. Medyo sa kabilang kalsada nga lang yung ating motor. At nagdire-diretso lang tayo sa paglalako. Yun nga, mga karakit, konti lang naman yung kinuha niya. Kumuha na naman uli dyan yung isang ating suki. Pero konti lang din. Pero okay lang yan, kahit takla-kalahating kilo, isang kilo, mga karakit, ay nakakaubos din naman tayo. Bago yan magtanghali o bago mag-alas 12 ng tanghali, ubos na yung ating paninda, mga karapit. Yan lang ating mga ginagawa ngayon kasi medyo marami na tayong kompetensya, kaya mabagal na talaga tayo makakaubos. Hindi katulad nung una ating sabak sa pagtitinda, mga karapit, kay talaga namang napakabilis maubos. Pero okay lang kasi pare-pares namang gustong kumita. Ang mahalaga lang, eh, hindi ka matitirahan ng paninda para kinabukasan bago na naman ang paninda mo. At pipilitin mo talagang maubos, mga karakit, sa isang araw yan. O halimbawa ay kalahating araw lang. Pero ako sa awa naman ng Diyos, mga karakit, hindi naman ako umaabot ng ano. Hindi naman ako umaabot ng hanggang hapon na nagtitinda. At mga hanggang tanghali lang ubos na. At medyo mababa din kasi yung ating benta dyan. Yan lang po muna, mga karakit. At syempre, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click bell notification para lagi kang updated at nauuna sa lahat ng mga video gagawin ko. God bless you all. Peace out.